Tuloy na raw ang pagpapatayo ng Ocean Park sa Turtle Bay, ngunit ang pamilya ng mga maliliit na mangisda sa barangay Luz Viminda hindi natutuwa dahil maapektuhan raw nito ang kanilang kabuhayan. Isang petisyon din ang ikinasaan ng mga environmentalists laban sa Ocean Park dahil tahanan raw ang Turtle Bay ng mga dungon. Nagpapatrol si Chini Palatino. Payapa, sariwa ang hangin, at napakaluntian ang paligid sa Turtle Bay, Puerto Princesa. Mayaman sa lamang dagat ang lugar at tahanan naman ng iba't ibang buhay ilang ang kabakawan. Kaya noong 1992, gumawa ng ordinansa ang sangguniang panglungsod ng Puerto Princesa para maprotektahan ito kasama ng Binunsalian Bay sa barangay Mangingisda. Idineklara ang mga itong marine sanctuary kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang anumang aktibidade sa dagat, maliban na lang sa pagpalaot ng maliliit na mangingisda. Ayon naman sa Palawan Council for Sustainable Development o PCSD, inamyendahan na ang ordinansang ito noong nakaraang taon at hindi na maituturing na isang marine sanctuary ang Turtle Bay. Okay, nung umpisa, there was an ordinance about the marine sanctuary. But the thing is, inamend ang ordinance ng City Government of Puerto Princesa. So, they amended it for the purpose of updating the land use of the land, which is no longer a marine sanctuary. Nandito tayo ngayon sa Turtle Bay kung saan balak itayo yung Ocean Park. Ayon sa pamilya ng mga mangingisdang nakatira malapit dito, hindi naman raw nagkaroon ng tunay na public consultation. Dahil noong sila ay pinulong sa barangay hall, aprobado na daw ng city government ang nasabing Ocean Park. Nitong nakaraang taon din, umugong ang planong pagpapatayo ng isang Ocean Park sa Turtle Bay. Noong nagpa-public consultation, nasabi na rin po nila na ta-approve na daw po yung Ocean Park. So par wala na kaming magagawa kasi siyempre sabi nila. Pero sana naman bago nila in-approve, kinonsultin nila kami kung ano ba ang mangyayari sa pamilya dito. Dagdag pa nito, nasa 23 pamilya ang maaapektuhan sakaling matuloy nga ang pagpapagawa ng Ocean Park sa Turtle Bay. Katulad na lang ng pamilya ni na Aling Fe. Nangingilaw ang asawa nitong si Manong Lucas sa Turtle Bay, gamit lamang ang sigpaw. Kaya kung halimbawa tumayo naman sila dyan, wala na, mawawalan talaga kami ng hanap buhay. Kasi pag lumiwanag yan, wala na, hindi na gagana yung flashlight yun. Wala na kami mahuhuling isda. Siyempre po, hindi po sila makakapag-aral. Dahil dyan na naman po kami kumukuha ng ikabubuhay namin. Tapos po, pag natayuan din po dyan ng Ocean Park, alam ko po talaga na yung dagat dyan po talagang magkakaroon ng maraming basura. Ganito rin ang sentimiento ni Tatay Ruth na isang mangingisda. Kung ganyan na apektado pa kami, paano naman ang hanap buhay namin? Yung mga anak namin, siguro kahit papaano may pangarap din kami sa anak namin na mapaaral. Eh kung ganyan ang sitwasyon, kung baga sa anong sabi pa, mapalad sila, kami naman ay sawing palad. Kinumpirma naman ng City Information Office na tuloy na ang pagpapagawa ng Ocean Park. Sinabi naman sa atin matutuloy. Tutuloy naman. Tapos na sila, nabigyan na sila ng ECC. Nakaano na rin sila sa PCSD, ano? Nakalampas na rin sila ron. Nandito na sila ngayon sa kung ilan ang water rights. October 2014 na mag-issue ng Strategic Environmental Plan Clearance o SEP Clearance sa Seven Seas, ang PCSD. Ang SEP Clearance ang unang hakbang para makapag-release ng Environmental Compliance Certificate o ECC ang Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ipinaliwanag naman ng PCSD kung bakit nabigyan ang Seven Seas ng SEP Clearance. So it falls now sa multiple use, so kaya pwedeng issue ng SCP clearance. Okay, nakalagay dito that there is no introduction of exotic species. Okay, consistent to the Wildlife Act. Okay, as at one of the terms and conditions. Among others, ang nilagay namin mga terms and conditions for energy efficiency. So kailangan may mga zero carbon technology. Ang isa namang environmentalist, hindi sang-ayon sa ginawang hakbang ng PCSD, kaya nagpetisyon ito laban sa pagpapatayo ng Ocean Park sa change.org.
Naka-address ang petition letter nito kay Pangulong Benigno Aquino III, Environmental Secretary Ramon Pahe, Presidential Environment Secretary Nerius Acosta, at UNESCO Philippines. It's a very small, very important environment where our mga mollusks and bivalves, 108 varieties live in there and two of them are very rare. So hindi pa natin din na alam kung whatever else is in the deep mangroves where most scientists have never gone. And then yung original drawing na inilagay ng Seven Seas Properties dun sa website nila, ang grande talaga. It would require actually bulldozing that whole small peninsula which would create yung mga silt papunta sa bay. At it affects our entire ecosystem because it's a nursery for fish. Isa sa mga dahilan nito ay ang epekto nito sa kabakawan na tirahan ng dungon o Asian small clawed otter. Vulnerable na ang status nito at sa buong Pilipinas, dito lamang ito sa Palawan matatagpuan. And so when I realized that there was going to be such a massive ocean park put in this small marine environment, it alarmed me because I never saw any reports that even suggested there were otters because nobody knew about them because kasi nocturnal na nga sila. Sa gabi lang lumalabas. Sa ngayon, mahigit 8,000 katao na ang sumusuporta laban sa pagpapagawa ng ocean park sa Turtle Bay sa change.org. Tanong pa ng mga environmentalist, kailangan pa ba maglagay ng parke na gawa ng tao sa isla na itinuturing na best island in the world? Chini Palatino, ABS-CBN News, Puerto Princesa City.